anong apelyido ang maaaring gamitin ng legitimate child? Paano naman ang illegitimate child? Paano naman kung ikaw ay may asawa at kayo ay kasal? Maaari mo bang gamitin ang iyong apelyido sa pagkadalaga? Maaari mo bang basta-basta na lang palitan ang inyong pangalan? Yun po ang pag-aaralan natin sa video na ito. Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Resty Tobias Adarayan, na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kalaman. Come on! Mga kaibigan, kung bago ka pa lang sa panonood sa ating YouTube, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-like para tumaas ang ating ranking sa YouTube. Mga kaibigan, huwag niyo rin kalimutan na i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga videos. Mga kaibigan, kung gusto mo, sundan mo kami sa aming Facebook page at Atty. Resty T. Adarayan. Dok, may sakit yata ako. Halika, tingnan natin. Umubo ka. Umupa. Dok, ano pong sakit ko? May ubo ka. Kaibigan, pag-usapan natin kung kanino bang apelyido ang maaaring gamitin ng illegitimate child at ang babae na may asawa. For legitimate child, ang gagamitin na apelyido, syempre ang apelyido ng kanyang ama. Ibig sabihin ng legitimate child, ang mga magulang ng bata ay kasal noong ipinanganak ang bata. About legitimate child, kaninong apelyido ang gagamitin? Of course, it is the surname of the father. Apelyido po ng ama ang gagamitin kapag legitimate child. Tatandaan po natin ang legitimate child nung ipinanganak ang bata, hindi pa kasal yung kanyang mga magulang. Pero kinalaunan, ang kanyang mga magulang ay nagpakasal dahil wala namang makakahadlang o legal impediment sa kanilang pagpapakasal. Kaya ang tawag dyan ay legitimate child. Ang illegitimate child naman, kaninong apelyido ang gagamitin? According to our law, it is the surname of the mother. At wala na po siyang middle name. Para hindi po magkaroon ng confusion, kasi kung magkakaroon po siya ng middle name, parang magiging magkapatid na lang sila ng kanyang ina. Pero halimbawa, kung inacknowledge naman ng ama ang illegitimate child, kaninong apelyido ang maaari niyang gamitin? Maaari niyang gamitin ang apelyido ng kanyang ama. In the following cases, the filiation has been expressly recognized by the father through the record of birth appearing in the civil register. Ibig sabihin, ang bata po na illegitimate ay inacknowledge ng kanyang ama doon mismo sa certificate of live birth. At ang pangalawang sitwasyon, when admission is done in public document or in private written instrument made by the father. Kung sakasakali naman na nag-execute ng affidavit ang ama acknowledging the child, maaari nang gamitin ng anak yung apelyido ng ama. At kung sakasakali na hindi affidavit ang in-execute, sinulat lang ng ama acknowledging that he is the father of a certain child at napatunayan ng sulat na yon ay talagang galing sa ama, maaari na niyang gamitin ang apelyido ng kanyang ama. Of those children conceived before annulment of voidable marriage. Ito po mga pagkakataon mga kaibigan, halimbawa nag-file ng annulment ang mag-asawa at nag-grant yung annulment. Meron silang mga anak. Ano ang status ng kanilang mga anak bago pa i-grant yung annulment? Status ng kanilang anak ay legitimate dahil nung ipinanganak yung kanilang mga anak, sila ay legal na mag-asawa pa. So kahit sila ay mayroon ng decree of annulment, sila ay naghiwalay na, ang status pa rin ng kanilang mga anak ay legitimate child. Kung naman sa kababaihan na ikinasal na, kaninong apelyido ang maaaring gamitin? Option on the part of the woman to use the following surname. Use the maiden surname only. So maaari mong gamitin ang iyong apelyido sa pagkadalaga. So pangalawa, use the maiden surname and add her husband's surname. So maaari mong gamitin ang iyong apelyido sa pagkadalaga at idagdag ang apelyido ng iyong asawa. Ang pangatlo naman, use her husband's surname only. So maaari mong gamitin ang apelyido lang ng iyong asawa at hindi mo na gamitin ang apelyido mo sa pagkadalaga. Number 4, use the husband's full name but prefix it with Mrs. So halimbawa, ginamit mo yung Mrs. Halimbawa, Mrs. Resty Adarayan.
yun ang maaaring gamitin ng asawa ko. Yun po ang sinasabi ng batas tungkol sa paggamit ng apelyido. Punta naman natin mga kaibigan kung maaari bang basta-basta na lang baguhin ng isang tao ang kanyang pangalan. Hindi po maaari mga kaibigan dahil sinasabi ng batas, there must be ground for the change of name or nickname. Number one, the petitioner finds the first name or nickname to be ridiculous, tinted with dishonor, and extremely difficult to write or to pronounce. So kailangan pong ridiculous, katawa-tawa ang iyong pangalan bago ka i-grant ng court. Kailangan patunayan mo na iyong pangalan ay katawa-tawa. Tinted with dishonor. So patunayan mo sa korte na pangalan mo na dinadala mo ay tinted with dishonor. Nakakahiya, ikinakahiya mo ang pangalan mo dahil mayroong kang kapangalan na gumagawa ng kalukuhan o kasamaan. And extremely difficult to pronounce. Pangalawa, the first name or nickname has been habitually or continuously used by the petitioner and he has been publicly known by that first name or nickname in the community. And number three, the change of first name will avoid confusion. So yun po yung mga grounds na maaaring natin gamitin para baguhin yung ating first name. Laman po basta-basta natin maaaring baguhin ang ating first name. Just a clerical or typographical error. No? Maaari kang pumunta sa Municipal Civil Registrar para ipabago o ipakorek ang iyong clerical error through administrative corrections. Ano po ang logic ng batas? Bakit hindi ganun kadali ang pagpapalit ng pangalan? Well, dahil marami pong mga tao na gumagawa ng kasamaan at basta-basta na lang nila pinapalitan ang pangalan to avoid the liability or to avoid punishment or penalty. So yun po mga kaguro, kaibigan at kaimpliyano, maraming salamat po sa iyong panonood. I love you all.